talaga dito. Star-studded talaga. Kapit-bahay natin. Mga nakakapit-bahay. Okay. Ayan na nga. Ipagluluto na tayo ni Miss Dolly. Ano po ito? Okay, pork and beans to. Kasi bata pa ako, mahilig ako kumain ng pork and beans na delata. Kaya lang na-find ko na parang kulang yung flavor tsaka parang gusto kong i-improve. So actually, invento ko lang to. Inimbento ko lang tong dish na to. Ang ginawa ko, pero hindi yung totally invento. Parang nag-google din ako paano ba talaga ginagawa ang pork and beans. And then, ginawa ko yung sarili kong version. Ito yung, may two versions ako ng pork and beans. Yung no budget at my budget. Ito yung no budget. Ay, no budget. Ito. Gusto ng mga mamshi natin yan. So, gusto natin yan. Gusto natin yan. At saka, si Mamshi Dolly, matitikman natin yung kanyang recipe. Kaya, let's gonna go. So, ang unang let's gagawin ay ibubuhos ang mantika, of course. And let's then, gusto ko matulungan. Tutulungan kita, Mamshi Dolly, kaya tayo mo natulong ko. Okay, okay. Ako mag-isa nito. Gusto ko. Kasi, pagtatanong din ng mga mamshi kasi namin. Yes. Oh, so, yung usual, ano niya, pag nagigisa, pag nangangamoy na yung bawang, pwede niyo na iligay. Or pag nangamoy na kayo, pwede pag nangamoy na kayo. O pag nangamoy na yung katabi mo. Yan. Tapos, okay. Kung may budget ka, bacon ang uunahin mo. Ah, bacon. Kung may budget. Tama, kung may budget. Bacon. Pero may nabibili po niyan, di ba po, sa palengke na parang strip-strip na? Yes, na mura lang, konti lang. Pwede rin. Oh, yan. Ayan, Miss Dolly, paano ka natutong magluto? Nung bata kasi ako, yung nanay ko, talagang mahilig siya magluto. Tapos, hate na hate niya yung part na nag-chop. So, ako yung parang sous chef niya. Ako yung taga-chop, ako yung taga-prepare, tapos siya yung nagluluto. Tapos, pinapanood ko lang siya magluto. Tapos, doon natuto na ako from just watching her. At saka, syempre, from being a mom. Minsan, wala kang helper, so wala ka ng ibang choice, kundi sarili mo na lang. So, hindi, tsaka doon ka matututong mag-invento, no? Especially pag wala ka masyadong budget or meron kang certain things na gusto mong kainin ng mga anak mo na masustansya pero hindi kasing mahal, no? Oo, in fact, nangyari pa nga sa amin dati yung walang-wala talagang laman yung ref, pero kaya ko pa rin magluto. Kung ano man yung laman ng ref, kaya kong gumawa ng meal. Madiskarte. Ganyan. Tapos yung next na yung pork. Karne. Ayan. At tsaka pag mahilig ka talagang kumain, talagang matututo kang magluto. Tama. Oo. Tsaka syempre, apat anak ko eh. So, kailangan ganahan sila kumain. So, ako nagluluto. And then, after that, yung pwede na yung chorizo. Ayan. So, kunyari brown na siya, pwede na yan. Pwede na nating ilagay yung tomato paste. Ayan. Normally, mga tao, when they cook, ang nilalagay nila tomato sauce. I don't like cooking with tomato sauce kasi mas masarap ang tomato paste para sa akin kasi mas maasim siya at saka mas matamis. Mas pure. Mas pure. Pero paano po mag... Di ba po yung iba parang ano yan, may konting sauce po? Paano po pag... Tubig. Gaya ngayon. Ayan. Ayan. Ganyan. Tas, may sauce na. Ayan. Kanina nga po, sabi nyo nga po, na-mention nyo yung mga anak sinyo. Yung anak sinyo po, paano po nag-adjust nitong biglang naging busy na po kayo, ibang bansa na po yung pinupuntahan ninyo? Ang pinaka, sa tingin ko, ang pinaka nahirapan talaga yung bunso ko kasi 10 years old lang siya eh. So, lagi siyang pag nakikita na niya akong nagbibihes, grade 4. Mag-work ka na naman. May gano'n na. May gano'n na siya. Oo. Sabi niya, mag-work ka na. Anong name ni baby? Ines. Tapos pag sasabihin ko, oo, may work ako ngayon, kailan ka na naman babalik bukas? Mga gano'n. So, ang sakit. Nakakatawa. Ang sakit. Oo. Pero yung mga malalaki, cool naman sila. Okay lang sa kanila yon. Useful, Ma'am Shidali, ano yung bonding ninyo ng mga anak mo? Ang bonding namin, Call of Duty Mobile. You're a gamer? Oh, so, magkakalaban kayo? Magkakampi, kasi squad yun eh. Squad or fire team, minsan lima kayo sa isang team. Okay. So, magkakampi kami gamer lahat. Gamer sila. Ang galing. Oo. Ang cute naman nun. Miss Dolly, what's the greatest lesson you've ever learned from your, you know, from raising your kids as a mommy? I think that the greatest lesson I learned from them is that every individual is unique and every individual has different needs and different people have different ways of how you should communicate with them. Kasi yung mga anak ko, iba-iba silang personalities eh. So, sa kanila ko natuto kung paano makitungo sa all kinds of people. Kasi iba-iba ugali nila, iba-ibang temperaments. So, natututo ka talaga sa mga anak mo, Oo, talaga. Sobra. Lalo na yung mga Gen Z ko na anak. Sila yung nagtuturo sa akin ng mga, Mami, huwag mong gamitin yung word na yan. Hindi na yan ginagamit. Mga ganun. Kasi dati medyo taklesa ako. Alam mo na,
gumagamit ako ng words na hindi na dapat ginagamit. Sila nagtuturo sa akin na huwag mo nang gamitin yan. Pero ito kasi, Ma'am Shea, darling, marami ang na-inspire sa career mo. Pero I'm sure, marami rin ang humahanga sa'yo bilang single Ma'am Shea. Mahirap ba yan ang pagiging single Ma'am Shea? Anong mensahe mo sa mga kapwa mo, single mothers, na kumakayod para sa pamilya nila? Huwag kayong matakot na humingi ng tulong sa mga kaibigan nyo. Kaya tayo may kaibigan para sa support system. Hindi nyo kailangan gawin mag-isa. Ako, hindi ko ito ginawa mag-isa. Maraming tumulong sa akin, yung kapatid, mga kapatid ko, yung mga kaibigan ko. Kasi at the end of the day, pare-pareho lang tayong tao lahat at kailangan natin ng support system. Miss Dali, parang naaboy ko na po. Ano na oo nga eh. Ano kumukulo na ba? Ano na pong parang pakulo na siya, Ma'am Shea Dali. So, kailangan lumumbot yung baboy para masarap. Tsaka, ako talaga pag kumakain ako ng meat, gusto ko ano, yung melts in your mouth. Yun. Ako ay, din. So, ano ang next step? Ang next step, yung beans na. Kasi yung beans kanche. So, malambot na siya. So, hindi okay. Actually, 5 minutes na lang yan pag malambot na yung baboy. Yay! Sige, sige.